its causes. And then sabi nga natin, ngayon pag-usapan natin mga kapatid ang tugon ng Diyos, our hope in the midst of trouble. Hindi ho pinangako ng Diyos na habang nasa lupa tayo, wala nang problema, wala nang hirap, wala nang luha. No! These things are present here because we are still in the world. Kaya nandito pa tayo sa mundo, kaya hanggat nandito tayo sa mundo, makakaranas tayo ng mga problema, pagsubok, mga pag-uusig. No? But sabi nga dito, our hope, there is hope in the midst of trouble. Ibalikan natin ang kanyang salita at unawain ang bawat kataga na ating maririnig. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Sabi ng Isaiah 59, verse 15 to 16. Hallelujah. Truth is nowhere to be found. And whoever shuns evil becomes a prey. The Lord looked and was displeased that there was not justice. He saw that there was no one. He was appalled that there was no one to intervene. Tagalog, halos wala na ang katapatan. Kaya sino man tumigil sa paggawa ng masama ay nagiging biktima. Ng kasamaan. Nakita ito ni Yahweh at nalungkot dahil sa pagkawala ng katarungan. Hallelujah. Dalawang bagay, no? Unang bagay na tinukoy dito sa chapter 59 verses 15 to 16. Number 1, pagkawala ng katarungan. Ikalawa, sa verse 16, ang sabi dito, and he wondered that there was no intercessor. Walang namamagitan. Sabi nga sa verse 16, nakita pa niya na wala kahit isang magbalasakit sa mga api. So, unang-una, kawalan ng katarungan. At ikalawa, itong tinatawag nating walang nagmamalasakit sa mga api. Naganap ang Panginoon, sino kaya ang tatayo? Sino kaya ang mamamagitan sa pagitan ng bayang ito na makasalanan at ang tinatawag nating Panginoon? Sino ang magmamalasakit para sa kaligtasan ng bawat isa? Hallelujah. Praise God. Praise the Lord for this truth. No, yung katotohanan ito na ating nabasa mula sa talatang ito. Nang makita ng Panginoon ang kalagayan ng tao, bunga ng kasalanan. Bunga ng tinatawag nating kalikuan. How sins brings trouble, brings pain and hardship. Totoo po ito, mga kapatid, no? Hindi maikli ang kamay ng Diyos upang hindi tayo maabot at iligtas. Hindi rin bingi ang Panginoon kundi upang hindi niya marinig ang ating mga panalangin. Kapatid, kasalanan ang dahilan. Ang tanong, katulad ng nakita ng Panginoon sa verse 15, walang kakayahan ng tao na iligtas ang kanya sarili. Walang kakayahan ng bansa na isaayos ang kanilang buhay. Kaya nang makita niya ito, nalungkot siya, na unang-una,
nakita niya na wala ang katarungan, and number two, walang nagmamalasakit. Brothers and sisters, ngayon, maaring kayo ay nasa gitna ng pagsubok, matinding pagsubok, no? Ulitin ko, at lagi ko papaalala sa inyo, kung kayo nasa gitna ng pagsubok, hindi ibig sabihin galit sa inyo ang Panginoon. Ang galit at puot ng Diyos ay mananatili sa mga taong ayaw tumanggap sa Kanya, ayaw manalig sa ating Diyos. Amen? Samantalang ang Kanyang habag, ang Kanyang pagtsatsaga ay nasa Kanyang mga anak. Umuulan sa gitna ng masama at ng mabuti. Hindi lang ho ibig sabihin ng ang ulan na isang simbolo ng pagpapala ay dumarating lang sa mga anak ng Diyos. No, both of them enjoy the same blessing. Sikat ng araw ay umiiral sa mga mabubuti at masama. Pero sabi nga ng Panginoon, lahat ay Kanya. Pero itatangi niya tayo. Paano niya tayo tinatangi? Andun yung Kanyang pagtsatsaga. Andun yung Kanyang pag-unawa. Andun yung Kanyang habag. Yung Kanyang biyaya. Kaya ilagay niyo sa inyong comment section, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay walang katulad. Ulitin ko, ang biyaya ng Diyos ay walang katulad. Walang kapantay. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Kapatid, gaano man kabigat, no? Wag mong isipin na dinaranas mo ay galit ng Diyos. Sa Kanyang mga anak, andun ang Kanyang habag. At sa mga ayaw tumanggap sa Kanya, andun nananatili ang Kanyang puot. Kung tinanggap mo na si Kristo, kapatid, kasama mo siya. No? Isa lang ang masasabi ko, maipapayo ko sa inyo mga kapatid, umanig ka sa Kanya. Lagay niyo diyan sa inyong comment section, umanig ka sa Kanya. Karaniwan sinasabi natin kung ang Diyos ay kakampi natin. Yes, that's true. But sometimes, minsan, kung di natin alam ang Kanya salita, tayo minsan ay nasa kabilang panig. Okay, ano ibig sabihin na sa kabilang panig? Nasa panig na kalaban. No, kapatid. Malayo tayo sa kalooban ng Diyos. This word will tell us. Ito ang magbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman na dapat tayong pumanig sa Diyos. Where there is hope, there is faith. Where there is faith, miracles happen. May pag-asa. Ilagay nyo sa inyong comment section, may pag-asa. Ano ibig sabihin nito? Yung pag-asa na yan ang magbibigay sa atin ng pananalig at gagawa ng himala sa ating sitwasyon. Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Hallelujah. Alam ng Diyos ang sitwasyon nyo. Alam ng Panginoon ang lahat na nagaganap sa buhay natin. Even the slightest whisper ng tinatawag nating buntong hininga, na minsan it means hope or it means surrendering. Kapatid, may pag-asa. Hallelujah. Unang-una, bakit may pag-asa? Sapagkat ipinaglaban ka ng Diyos. Hallelujah. Ilagay niyo sa comment section, ipinaglaban ka ng Diyos. Hallelujah. Ano ibig sabihin na pinaglaban ka ng ating Diyos? Sabi ng Isaiah 59:17,
No, kung babalikan natin yung 15 and 16, na wala yung katarungan, na wala, walang nagmamalasakit. So, God moves. Siya mismo ang kumilos. The Lord put on righteousness as his breastplate and the helmet of salvation on his head. He put on the garments of vengeance and wrapped himself in the seal as in a cloak. Hallelujah. Sabi dito sa Tagalog, pairalin niya ang katarungan at ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang kanyang bayan, ituwid ang lahat ng bagay, parusahan ang masama bilang ganti sa kahirapang dinanas ng kanyang bayan. Hallelujah. So, ang Panginoon ay seryoso na pinaglaban ang ating kaligtasan, ang ating tagumpay. Niligtas na tayo mula sa kapamakan, mula sa kaparusahan, patungo sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang habag at kanyang biyaya. Hallelujah. Verse 18, according to their deeds, so will he repay wrath to his adversaries, repayment to his enemies, to the coastlands he will render repayment. Ayon sa ginawa nila, sila'y gagantihan, pati ang mga naroon sa malayong dako. Verse 19, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against them. Sino ang makatatagal o makalalaban sa ating Diyos? Sino ang makalulupig sa hinirang ng ating Ama? Sino ang makalulupig sa gawa ng Panginoon? Wala. Hallelujah. At ang katotohanan ito, na gano'ng makarami ang ating kalaban at magkaisa sila laban sa pinili ng Panginoon, hindi sila magtatagumpay. Hallelujah. Hindi sila magtatagumpay. Hindi magtatagumpay ang kasalanan. Hindi magtatagumpay ang kasamaan. Hindi kailanman magtatagumpay ang mga masasama. Ang sabi dito sa verse 19, ang ngalan ni Yahweh ay katatakutan at dadakilain sa dakong silangan. Tulad ng rumaragasang baha, darating si Yahweh tulad ng bugso ng hangin. So from east to west, no? From east to west, magaganap yon. Sabi nga dito, the Redeemer will come to Zion to those in Jacob who repent of their sins, declares the Lord. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, pupunta ako sa Jerusalem upang ipagtanggol at iligtas ang lahat ng nagsisisi at tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. Hallelujah. Pupunta ako sa Jerusalem upang ipagtanggol at iligtas ang lahat na nagsisisi at tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. Hallelujah. Kaya sabi natin kanina may pag-asa. Pag-asa hindi lamang sa pangako ng Panginoon, kundi ginawa niya ito ilang libong taon na nakakaraan. Mula sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa kalangitan, siya ay nagkatawang tao, iniwan niya ang karangalan at kaluwalhatian at nanahan sa mundong ito kasama ng mga tao. Nakaranas ng sakit, hirap. Kaya nga mga kapatid, ang ating tagapamagitan, intercessor, ay ang ating Panginoong Hesukristo na nakaranas ng matinding kahirapan dito sa mundong ito, kawalan ng katarungan. Sabi nga, ang ating nadarama ngayon at nararanasan
ay hindi iba o lingid sa ating Panginoon, sapagkat mismo ang Panginoon ay nakaranas ng hirap na ito at makauunawa sa ating mga kalalagayan. Hallelujah! Ano ang pag-asa na tinutukoy natin? Ano ang katiyakan na merong himala sa gitna ng kadiliman? Hallelujah! Unang-una, salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako. Hindi niya ito sinisira. Lahat ng kanyang sinabi ay magaganap at wala makapipigil noon. Sabi ng Panginoon sa verse 21, "As for me, this is my promise to them, says the Lord, my spirit who is upon you and my words which I have placed in your mouth will not depart from your mouth or from the mouths of your children and descendants from this time forward, says the Lord." Hallelujah. Ang sabi dito, ito ang aking tipan sa inyo. Binibigay ko na ang aking kapangyarihan at mga turo upang sumain nyo magpakailanman. Mula ngayon ay susundin nyo ako at ituturo ninyo sa lahat ng salin ng inyong lahi na sila'y sumunod din sa akin. Hallelujah. Kung babalikan natin yung English version, sabi dito, "My spirit who is upon you and my words which I have placed in your mouth." So God is working with us, in us, for us, no? For His glory and honor. Siya mismo ang maglalagay ng salita niya sa ating puso, sa ating mga labi, at ito ay ipapasa natin sa susunod na henerasyon at hindi na mawawala. Paano mangyayari yon? Paano na lamang pag nakalimot? Paano na lamang kapag hindi nanalig? Kapatid, iba po ang sitwasyon ngayon. Unang-una, ang Diyos ang nangako. Ito ang aking tipan sa inyo. Kung ano ang kalooban ng Diyos, gagawin niya. Tutuparin niya ito. Walang makakapigil. Binigay ko na ang aking kapangyarihan at mga turo upang sumain niyo magpakailanman. Amen. Hallelujah. "As for me, this is my covenant with you, says the Lord. My spirit who is upon you and my words which I have placed in your mouth will not depart from your mouth or from the mouths of your children and descendants from this time forward, says the Lord." Ang sabi nga ho, "My words which I have put in thy mouth shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the Lord, from henceforth and forever." Kaya nga ho mga kapatid, when we are in trouble, in the midst of very impossible problems in our lives. Simbang wala ka ng paraan para maligtas. Kung tayo ay nasa tindi ng sakit, physically, emotionally. Kapatid, Emmanuel. Lagay nyo nga dyan sa inyong comment section. Emmanuel. Emmanuel. Ano ibig sabihin nun? God with us. Hallelujah. Your pain, hallelujah, only brings you to the presence of our God. Rejoice. Sabi nga ni Paul, rejoice. Ngayon tayo tinubos ng Panginoon, na ngayong tayo ay kanyang itinuring, binigyan ng kapangyarihan. Hindi lang tayo nagki-claim na anak ng Diyos, kundi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan maging anak ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, kapatid. Now, God
is with us. Hallelujah. Christ in you, the hope of glory, to whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Na maintindihan nila, maintindihan ninyo ang katotohanan, ang misteryo ng katotohanan na kumikilos sa buhay ng mga nanampalataya kay Kristo. Ito ang tunay na kayamanan na galing sa langit. Si Kristo ay suma sa atin. God with us. Turn your tears into worship. Turn your weakness into giving thanks. Being thankful, trusting that God knows what is happening and He has a plan for us to be victorious. Hallelujah. Let us all experience the fire of God's love that will consume all impurities within ourselves. May these troubles, hardship, pain, sickness, or any calamities in our lives be turned and experience the glory of God in Christ in our lives. This word, lahat na salita ng Diyos, iisang direksyon ito, patungo sa lahat ng nananalig sa Kanya, patungo sa iyo kapatid. We are under God's covering. We are under God's mighty hand. Just believe. Just trust Him. Kahit ang nararamdaman mo ay sakit o sakit, believe in His word and His promises. Sabi nga po ng isang awit na yung isang bahagi ng awit ito, living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified freely forever. One day He's coming. Oh glorious day, oh glorious day. Say it, Christ in you, Christ in me. Lagay niyo sa comment section, Christ in you, Christ in me. Hallelujah. Praise God. Sabi niyo ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5, or do you not realize about yourselves that Jesus Christ is in you? He is with us. Emmanuel, God is with us. Sa ating mga kapatid, God is with you. Christ is in you. Okay, Brother Jose, Christ is in you. Sa lahat ng ating mga kapatid, si Kristo ay suma sa atin. Hallelujah. God is good. God is great. He alone is worthy to be honored. At sabi nga sa buhay natin, God will be glorified. Yun lamang maunawaan natin ng pag-ibig ng Diyos. It already saved us from all the troubles. Yung maranasan mo ang pag-ibig ni Kristo at maranasan mo na ikaw mismo ay nasa puso ng Panginoon, kapatid, hallelujah, you already won the victory.
Hallelujah. Sabi nga, there is always a better place, a better hope, a better home, a better family, and a better God who truly loves us. Hallelujah. God sees to it that all the believers, all Christians, lahat tayo nananalig kay Kristo ay magtatagumpay. Dahil sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. You are maybe experiencing pain, difficulties, hardship, but this is temporary. For a short time, we will weep, we will cry. Pero, sabi nga, when morning comes, joy is coming. And this joy will never visit us, but will stay forever and ever. One day, gigising tayo, wala ng sakit, wala ng pasakit, wala ng problema, wala ng pagluha, wala ng kadiliman, wala ng kasamaan na nanggugulo sa ating buhay. Sa paggising natin, tanging karangalan, kaluwalhatian, kabutihan ng Diyos ang ating mararanasan. Hindi malayo sa Kanya, hindi lamang, kaya nga sabi doon, in my Father's house so many room. Kaya hindi sinabi doon, kapitbahay mo si Lord sa langit. No, you have a place in the house of the Lord, in the kingdom of God. Di mo siya kapitbahay. Ikaw mismo ay nakatira sa tahanan ng ating Diyos. Let us look on that promise of the Lord and hope that it will come immediately. God has intention to do this and to fulfill this. Keep your faith in Christ. Keep your hope, and there will be a miracle, a victory. God bless you, mga kapatid. Hallelujah. May this message not only bring us light, but give us the strength to wait upon the Lord for His redemption, for His salvation, at higit sa lahat, yung makita natin siya for the first time. Yung hindi natin nakita, minahal tayo. Yung hindi natin nakikilala, nagpayag sa atin. At darating ang panahon, si Kristo'y babalik para makasama niya tayong lahat na nananalig. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Lakasan niyo ang inyong loob. Ganito dapat ang inyong pananaw. Hindi ang kasalukuyan, kundi ang pangako ng Diyos ay naharap. Ang kalayaan, ang kaligtasan, at ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama. Magandang umaga. Sa Diyos lamang ang karangalan, ang pasasalamat, at ang kapurihan. Magpakailanman. Magandang umaga, pagpalain tayo ng ating Diyos.